Yan ang aking coffee jelly, guys. So, bago ang dalgona coffee, ito muna ang trending sa internet, itong paggawa ng coffee jelly. So, welcome back sa aking channel, guys, sa RCTP Vlog, at huwag nung kakalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Welcome back sa aking channel, guys. Ngayon, guys, may gagawin ako isa sa mga naunang trending kaysa sa dalgona coffee na yan. So, ito yung mga pinakaunang trending na gusto ko sanang i-share sa inyo, yung paggawa ng coffee jelly. Sumikat din to siguro way back 2018 or 2017, hindi ko sure kung anong taon. Pero nag-trending to parang katulad ng dalgona coffee or Milo, yung ginagawang dalgona drink na yun. So, mas nauna to, ito yung paggawa ng coffee jelly. So, gagamit tayo ng coffee. So, ayan. So, kailangan natin ng kahit anong coffee. Pwede na to. Itong Nescafe stick, pwede na yan. So, yun. Tuturo ko din sa inyo paano ko ginawa yung coffee jelly. Pinaka jelly talaga na inahalo doon sa coffee jelly. So, ito na siya, guys. Yung kanyang finish na jelly. Ayan na. So, ano na siya. Malambot na. Malambot. Tumigas na siya. So, mamaya papakita ko din sa inyo kung paano ko ginawa yung mismong jelly na bago ko sa pinalamig. So, kailangan din natin ng gatas. So, mga condensed na gatas. Saka ng ebak. So, kailangan din natin sa coffee jelly. So, napaka-easy lang, guys, gawin ito. Easy step lang talaga. Kahit na sa bahay ka lang, madali lang gawin ito. Kaabutin ng mga ilang minuto para magawa lang ito. Siguro tatagal ka lang ng konti doon sa paggawa ng jelly kasi kailangan mo palamigin pa yung mismong jelly bago mo siya ilagay doon sa coffee jelly. So yun, guys, panoorin nyo yung procedure, guys. Ipapakita ko sa yung mga ingredients pati procedure. So panoorin nyo. Nescafe stick, coffee, ito ang kailangan natin ingredients sa ating coffee jelly. Jelly powder or Mr. Gulaman. Condensed milk. Sugar or asukal. Ihalo ang jelly powder sa isang bowl or mixing bowl. Tapos lalagyan to ng tubig at haluin ito ng mabuti hanggang sa matunaw ang jelly powder sa mixing bowl. Maglagay ng tubig ng 2 to 3 cups sa isang cooking pot. Ilagay ang coffee powder doon sa cooking pot na mayroong tubig at hayaan itong kumulo at haluin itong mabuti. At isabayan din ang asukal, ilagay din ang asukal habang hinahalo ang coffee doon sa tubig at hayaan itong kumulo
Pagkatapos pakuluan, isali sa isang lalagyan, hayaan itong lumamig, saka ilagay sa refrigerator para tumigas ang mismong jelly. Kapag mismong jelly, hiwain ito ng pa-cubes at maliliit. Isalin sa isang mixing bowl o lalagyan ang mga pinaghihiwang jelly. Ihalo ang dense milk sa coffee jelly na ginawa. Lagyan ng evaporated milk. FYI lang po, pwedeng hindi lagyan ng evaporated milk ayon sa kagustuhan nyo po para lang tumamis po ang inyong coffee jelly. Haluin na mabuti. Isalin sa isang lalagyan at hayaan na. Tapos na ang inyong coffee jelly. Guys, napanood nyo na kung paano ko piniper, paano namin ginawa yung coffee jelly. So, napakadali lang guys, napakabilis lang gawin.
medyo matatagalan ka lang talaga dun sa paggawa ng jelly kasi kailangan mo itong palamigin talaga. Pero after ng palamigin nga, pwede na siyang gawin. Pag haluin nyo na yung gatas, kape, saka yung condensed na, haluin nyo lang yun. At makakagawa na kayo ng coffee jelly. Ayan o. Yan ang aking coffee jelly, guys. So, bago ang dalgona coffee, ito muna ang trending sa internet, itong paggawa ng coffee jelly. So, guys, pwede nyo palang inegosyo to. Kasi natry ko lang magnegosyo nito, nagbebenta ako ng per cup nito na sa mga 15. Ayan, 15 or 10 pesos kung ilan yung ano nyo. Sa mga gatong cup, pwede nyo siya ilagay dito, itinda nyo siya sa ano, mga frozen, ganun ba? Para sa fruit salad, mga ganun, dating niya. So, ayan, pwede nyo siya itinda, guys. Napakamura lang ingredients, guys, as mga ilang cups ang gawin nyo. Mga ilang cups, makakabenta pa kayo. So, ayan. Tikman naman natin yung ating coffee jelly. Lasang-lasang yung kape. Tapos, matamis sa gawa ng condense saka yung epaborado na gatas. Masarap siya. Medyo hiwaan nyo pa konti yung ano, yung kanyang mga jelly para hindi masyadong malaki yung ano. So, yung ano, okay siya. So, yan guys. Nakita na yung preparation ko na paggawa ng coffee jelly. Napakadali niya. Ingredients lang guys. Kahit anong kape guys, pwede yan dyan. Nasa discard niyan ko paano nyo hahaluin sa kayo sa panlasa nyo. Kung gano'ng katimis. Napakabilis ng gawin. So, ayan. Sana may natutunan kayo guys. So, hanggang dito lang ulit si RCTV Vlog. Huwag nyo kakalimutan guys. Please like and subscribe sa akin channel. Para patuloy pa rin sa mga susunod na update ko. Maging aware kayo. Ayun lang. So, yun. Hanggang dito lang guys. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Thanks for watching guys at huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe sa aking channel.